Hi, moms and dads! Mommy Ruby is back! Okay, so ngayon i-review naman natin ang aming Tommy Tippy bottle na okay din sa amin. Kasi okay na okay din siya kay baby. So syempre kahit kung anumang okay kay baby, okay sa atin, moms and dads, diba? So dun sa previous review ko sa Pigeon, okay din sa kanya. So siguro dahil pareho silang okay, at yung iba na gamit pa namin ay okay din, sa different vlog or review na lang namin i-rank yung bottles na to. So ngayon, focus naman muna tayo kay Tommy Tippy. So, etong Tommy Tippy bottle na to, syempre, nabili ulit natin online sa Shopee dahil mahirap naman bumili sa mall, mahirap lumabas, lalo kung may baby tayo sa bahay. So ayun, nabili namin siya sa Shopee for 470 pesos. Special edition nila to, itong gold. At nakita ko kailan lang na meron din para silang silver, pero mas gusto namin itong gold. Ayun. Yun nga lang, late na namin napansin din, meron siyang pink stars, tapos, ayun, parang nagbablush pa si yung star. Eh, yung baby namin, lalaki, baby boy. Eh, okay na lang din, andito na eh, diba? Basta, as long as it serves its purpose. Okay. Yun. Anyway, sana ba tayo? Ayun, gustong-gusto namin itong bote na to kasi, una sa lahat, ang attractive nga naman din niya, di ba? Ang ganda niya. It looks very good. At pangalawa, itong... Ay, teka, lumuwag. Itong nipple niya, ano, talagang it mimics our breasts, mga mommies. Diba, yung itsura niya, no? Parang sa lahat ng bote namin, parang ito yung pinakagusto ko ang nipple. Tapos, ang cute niya lang tingnan. At saka parang pinaka, tingin ko, siya yung parang pinaka breast-like. So, yeah, breast-like, nipple-like. Itong sa Tommy Tippy. Ito, may nakalagay siyang 1. Kita nyo ba? Ayun, 1. So, slow flow teeth. Parang ito yung talagang kasama ng nipple eh, kapag bumili kayo ng bote. Tapos, yun nga, slow flow. So, kasi nga pang baby. Hindi ko lang sure kung pang ilang buwan yung slow flow. Diba, titignan ko. Tapos siguro, attach ko na lang dito. Makikita nyo dito kung pang ilang months siya. Pero, ayun. Siguro, kapag mas lumakas na lang magdede si baby, bili na lang kayo ng ano, ng panibagong nipple. Diba? Yung medium flow, ganon. Tapos, eto, andito yung kanyang vent. So, ayan. Ang kanyang super sensitive valve. Buksan natin. Pakita ko sa inyo. Ayan. Ayan, oh. So, makikita nyo dun sa instructions na eto, kailangan nyo i-pinch. Ipipinch nyo ito para mag-open siya. Ipipinch nyo yan para mag-open. Ayan. So, dito papasok yung air, diba? Para, kasi kailangan natin yun. Para ma-push yung milk toward your baby's mouth. Gaya ng sabi ko rin dun sa Pigeon review ko. Ayan. So, ang ganda ng kanyang nipple kasi malambot siya. Ang lambot-lambot. Sabi nga dito eh, soft, natural, feel, silicone teeth. So, ayan. Okay naman siya. Ito, parang mas malambot to kaysa dito. Pero, okay pa rin naman. Hindi nga lang siya super lambot. Sa susunod ko, compare ko kung ano yung nipples nila, yung mga bote namin, kung ano yung pinakamalambot. Pero ito, hindi naman siya as in super duper malambot. Okay na rin. Okay lang. Ayun. Tapos, ano pa ba? Ang maganda rin dito kay Tommy Tippy, parang hindi lang to ano eh, parang hindi lang siya para sa looks. Itong design niya na to. Ayan. Actually, parang ang purpose din yan ay kasi pwede, nakita ko lang sa description nila na pwede siyang, this can be held in 3 ways. So, una, sabi dito, teka lang, check ko dito. Yan. Una, dito pala yung camera. Una, sabi dito, cradles comfortably in the hand. So, hindi ako sure kung anong ibig sabihin nila doon. Kung parang ganito ba, diba, na
Ayan ba? Ganyan ba? Cradles comfortably in the hand? O eto? Ganito? Ayun. Pero baka ganito. Ewan ko lang ah. Tapos yung pangalawa, sabi, gripped in the same way as a traditional wide neck. So again, gripped, sabi. So ganito kaya? Or meron kasing minsan paghawak si baby dito na ganito. Ayan o. Ganyan. So, nakahawak siya dito, tapos dito pa. Ayun, di parang grip na rin yun, di ba? Ayun, hindi niyo masyado ma-appreciate dito kasi malaki yung kamay ko, syempre, kumpara dito sa bote na to. Pero sa kamay ni baby, ang ganda ng pagkakahawak niya dito. At last, okay, held from the base. Ayun, nagagawa rin ni baby. So, dito niya hawak minsan. Panagdidid siya, ganyan. Yan. Hawak niya dito. So, ayun, napakasimple lang niya, pero very comfortable. Itong Tommy TP. At maganda siya kasi pansin namin na okay din yung vent system niya kasi hindi rin nabawasan din eh mula naman nung kumuha kami ng mga vented bottles talaga hindi na nagiging kabagin si baby pero ayun nga syempre isa to sa mga una naming ito yata yung una naming kinuha na vented bottle tama ito sumunod yung Playtex then yung Pigeon then Dr. Brown's anyway so ito ayun hindi na nga naman kinakabag si baby. Napaka-effective nung vent system niya kahit napaka-simple lang, 'di ba? May valve siya dito. Yung ito. So ayun, enough na siya para hindi kabagin si baby. So again, kaya naman deserve din niya matawag na anti-colic bottle, 'di ba? Ayun, so, ano ba yung colic? Ito na naman, ano ba yung colic? Andun siya, para hindi ko na ulitin, andun siya sa Pigeon review ko. So, paki-watch na lang yung Pigeon review. Kung ano yung colic at ano yung nagkakos ng colic sa ating babies. So, ayun, moms and dads, overall, itong Tommy TP bottle, approved na approved din siya sa amin. So, napakasimple lang niya, di ba? Ito lang siya. Simpleng hindi simple kasi napakaganda niya. Pero yung vent system niya ang simple pero approved. Ayan. Tapos ito pala, kumuha kami ng 150 ml. 5 ounces. So, ito yung ounces, ito yung ml. Ayan. We're so satisfied with this bottle. Ayan. So, kung wala pa kayong Tommy TP bottle, pwede niyo i-try. O kung meron na, edi well and good. Pwede niyo i-comment down below kung ano din experience niyo with your Tommy TP bottle. So, yes! Sa susunod naman, moms and dads, i-review naman natin yung aming Playtex bottle. Thank you for watching! Bye!